Tanong, pwede ka ba mag-trade ng digital games? Sagot, syempre hindi. Pero, pwede rin namang oo. So, paano yun? Well, quick intro muna tayo. What's up mga kalaro? This is your boy GTE from the channel Games Tech and Everything, also from PS Pinoy. Marami naniniwala na hindi nakakapag-trade ng digital games. Well, technically, tama naman sila. Pero, meron naman tayong trick kung paano natin magagawa mag-trade kahit digital games. Ang tawag dun sa trick or method na gagawin natin is game sharing. Now, kung familiar kayo sa method na activate as primary, mas madali nyong maintindihan to. Pero kung hindi naman, basically, yung ginagawa nun, ginagamit yung activate as primary for multiple accounts para magkaroon ng connection yung mga account na ginawa natin. Para mas madali kong mapaliwanag, tandaan nyo muna na meron tayong main account and then sub-account. Ang main account is yung account na usually doon tayo naglalaro or ayun yung usual na ginagamit natin na account. In this case, yung main account ko, itong Pudang SG. And then, sa sub-account naman, ito yung secondary account na ginawa natin. Pwede natin siyang ginawa for the sake of having another regional account. Pwede naman for the sake of game sharing itself. So, yung method ng pag-game share is sobrang dali lang naman. Pero, bago mo to gawin, kailangan yung ipag-game share mo is sobrang kilala mo. Pwedeng best friend mo, pwedeng part ng family mo. So, bakit ganun? Kasi, unlike sa pagte-trade ng physical game, itong game share is ite-trade mo yung account mo mismo. Bale, magpapalitan kayo ng account. So, included doon yung username mo and then yung password mo. Now, in this case, yung nakikita nyo, Pudang SG, ayun yung account ko. And then, yung Kira Light is actually account ng pinsan ko. So, in this case, na-add ko na yung account niya sa PS4 ko. And then, ganun rin sa kanya. Na-add niya na yung Pudang SG dun sa PS4 niya. So, ang next thing na gagawin natin is, pupunta tayo dito sa account na to. Tapos, pupunta tayo sa may settings dun sa upper right. Ayan, ayan yung settings natin. Then, account management. Yan, account management. And then, yan, activate as your primary PS4. And then, click nyo lang yung activate. Now, since nakikita nyo grayed out yan, meaning, ito na kasi yung na-activate ko na siya or this account is already been my primary account. Now, let's talk about benefits. Bakit nga ba natin to ginagawa? Kagaya nga ng sinabi ko, kapag meron kang primary account, meaning meron siyang connection or access sa other accounts mo. Sa madaling salita, meron akong access sa account ni Kira Light. So, meron akong access sa games niya, meron akong access sa subscription niya, meron akong access sa DLCs na dinadownload niya. So, take that for example, kung nakikita nyo, si Kira Light is nakasubscribe sa PS Plus. Meaning, kahit hindi ako nakasubscribe sa PS Plus or yung other accounts ko is walang PS Plus subscription, makaka-access ako ng online features dahil si Kira Light is activate as primary at nakasubscribe siya sa PS Plus. Then, meron din akong access sa mga games niya. So, kung ano yung mga binili ng pinsan ko digitally, pwede kong ma-download dun sa account ko. Para mag-work yun, ganito yung gagawin natin. So, pupunta tayo dun sa library ni Kira Light. And then, kung nakikita nyo, dun sa may lower part, dun sa purchase, ito yung mga binili ng pinsan ko. So, ayun yung mga games na available. And then, also mga apps or applications. Tapos, ito naman yung mga nasa PlayStation Plus. So, ito yung mga games na libre na na-redeem namin. So, basically, ang gagawin mo lang is pipili ka ng laro na nagustuhan mo, malamang yung laro na wala ka pa. So, ayan, mamimili lang ako dito ng i-download ko. And ang napili natin is yung Neo. So, ang gagawin lang natin dito sa Kira Light is i-download lang natin yung game. Pagkatapos nun, ayun na. Ayun lang yung kailangan natin gawin.
lalaroin pa rin natin siya dun sa main account natin, which is yung Pudang SG. So technically, ang gagawin mo lang dito sa account na to is pagda-downloadan mo lang siya ng games. So maglalaro pa rin tayo dun sa main account natin, which is yung Pudang SG. Kung nakikita nyo, dito tayo pumunta. And ngayon, inaantay natin lumabas yung Neo. Chinek ko siya sa download list and dagda-download pa siya. As of the moment, wala pa siya dun sa library natin. Pero later on, makikita nyo nagda-download na siya. So ngayon, ang gagawin ko is magbibigay ako ng other example na gagana yung laro from other account, which is from Kira Light dun sa pinsan ko. Pupunta tayo sa library natin. Yan, makikita nyo. And kung napapansin nyo, ilan lang yung laro na available dito sa list. And ayan, wala akong Monster Hunter Iceborne or Monster Hunter World. Pero yung pinsan ko meron. And dinownload ko yung Monster Hunter dun sa account niya. Ayan yung ating Monster Hunter and Monster Hunter Iceborne na to. So meaning, nandito na yung laro na Monster Hunter World, pati yung downloadable content na Iceborne. So kung nakikita nyo, we are able to launch the game without any kind of problems. Pero dito sa Monster Hunter, hindi na tayo magja-jump or hindi na tayo pupunta sa gameplay itself. Kasi hindi ko pa na i-start yung laro. Or hindi ko pa nasisimulan yung pinakalaro. Pero you get the idea. You get the point na kung paano nyo matitake advantage tong game sharing. And activate as primary method. At ayun, kung nakikita nyo, yung dinownload natin kanina na Neo, nandito na rin siya. Although it will take time to finish the download. Pero I know na nakuha nyo naman kung paano to nag-work. And after ma-download nung Neo, syempre pwede na natin siyang laruin. At kung hindi ko pa na-emphasize ng maayos, ang disadvantage nito is malaki yung chance na ma-hack yung account mo, lalo na kung hindi mo kakilala yung pinagbigyan mo ng credentials or yung tinatawag natin na username and password. Kaya uulitin ko, ibigay nyo lang to or gawin nyo lang yung method na to kapag kakilala nyo yung pagbibigyan nyo ng username and password ninyo or yung account ninyo. And to clarify the process again, step 1, makipagpalit ka ng account sa kakilala mo. Step 2, ilogin mo yung account na yon sa PS4 mo. Step 3, pumunta ka dun sa may settings and then iset up mo na activate as primary yung account na yon. And as much as possible, dapat sabay kayong gagawin to para hindi magkaroon ng conflict or error itong step na to. Step 4, i-download mo yung mga games na gusto mo or mga games na wala ka pa dun sa library mo. Step 5, bumalik ka dun sa main account mo or yung pinaka ginagamit mong account and then dun mo lalaruin yung dinownload mo na laro. So ayun lang yung pag-uusapan natin in terms dito sa tutorial na to. Pero ngayon, gusto ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin. Shoutout sa iyo pareng Chris Heronimo na nagbigay ng idea about sa game sharing at nag-request kaya meron tayong video ngayon na ganito. Shoutout din kay Mike Emats. Alam ko madalas kang nanonood ng video na ina-upload ko and usually nagko-comment ka rin kaya salamat sa suporta. Last but not the least, nandito si Bro Kamon. So, salamat pare. Nababasa ko yung mga comments mo. At kadalasan wala akong masabi, pero sa maliliit na bagay na ginagawa nyo, sobrang na-appreciate ko yun. Kaya, props sa inyo, solid kayo. So, kung nandito pa kayo sa video na to, and gusto nyo magpa-shoutout, magpa-salamat, mag-request, libre yung comment section, sabihin nyo lang yung gusto nyo, then, I'll do my best to keep up with you guys. And, mare-recommend ko rin na sumali kayo sa FB group namin. Libre yun for newbies and then pros. Magtutulungan tayo doon as a community. I-link ko na lang yung mga bagay na yan sa description or sa comment section. So meron tayong Facebook page, meron tayong Facebook group,
ito yung YouTube channel natin. So lahat ng bagay na yan nandyan para sa inyo, para matulungan kayo and ma-provide natin yung information na kailangan nyo. So that's about it in terms of our video. Kung gusto niyo yung mga ganitong video, kindly click the subscribe button. At kung trip nyo yung video natin ngayon, click nyo lang yung thumbs up. Pero kung hindi nyo natripan, edi thumbs down nyo. So keep it real, happy gaming, and peace!